Hello. Good morning. Good morning sa inyo lahat. So, welcome back to my channel. So, hindi, nagbabalik tayo para sa ating i-re-prepare. Meron tayong package galing ano to? Galing Centro Quirinos. Ano to? Ito, Antipolo City. Galing ano yata ito? Ilocos Sur. Nalagay dito ng address ay Quirinos, Centro. 04 Quirinos. Yan yung nakalagay. Yan. So, GRS siya. Nakakage siya lang. Problem din ito ay overcurrent protection. So, start ko na yung ano, buksan ko muna siya before I start the repair. So, ayan na. Dumating ng ating repair na MSI. AMD board siya. So, try natin. Set up ko lang. So, yun yung nalabas lang sa kanya. So, hindi pa nalabas yung overcurrent protection. Hi! You want one? Do you try lang natin. So, yun lumalabas. Tapos patay. Overcurrent protection. So, let's start the diagnose. Hanapin ko muna kanyang schematic para masenso natin yung kanyang driver, USB driver. Start tayo mag-checking ng voltage. Nasaan yung nag-overcurrent? Subok lang. Check mo natin dito. USB. So, ipad natin. Yes. Sa ano tayo? Sa pin 2.
sa tapat ng pinto. 1, 2, 3, 4, 5. Pin 5. 5.1.6. Tignan natin nga ito. Kita ba? So, lahat ng ating this point is 5 pin ng ating ESD. Yan, 5.1.6. So, nag-protect siya. Isa. So, 3.0 yan. Ikot naman natin. Kabilang section. Sa back panel tayo. Pin 5. Hala! 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 5.1. Ito yung lumagato? Putol. Saan? So, sa 3.3 tayo. Pin number 5.1. Next. Next natin. Pinpoint na pin number 5.1 din. 5.1. So, medyo mataas lang siya sa 5 volts. Pero nagpo-protect siya. So, no choice ay kundi i-remove natin yung kanilang mga ESD protection. Put natin ang power. So, meron tayong ano, problem lang natin, so wala tayong schematic para din sa gantong model. So, nagtanong tayo, dun sa kinuha natin, is 3.1 at saka 2.0. Same model. Pero iba yung ano eh, design niya. At saka wala siyang naming sa, wala siyang label. Wala siyang label, medyo mahirap hanapin yung label. So, meron naman tayong board view. Iba rin yung result sa board view. So, based na lang sa experience, babase natin sa experience na. And ito lang yung mga ano niya. Mga ESD niya. So, kaya naman natin siyang tanggalin. Remove ko na siya. Then, i-picture ko na lang yung mga tawag dito. Yung mga ni-remove natin. With model and number ng parts number. Okay? So, pause. Tingnan natin. So ayan, bali na-remove ko na yung ano niya. Ito yung 3.0. So same ano siya eh, 5.1 something pataas. So ni-remove natin yung kasi ano dito. Tawag doon ASD. Tapos ito 2.0. Tapos ay, may nakalagay naman siya na USB. So, meron pa siya doon isang ESD. Dito, ESD. So, niremove natin yan. Kasi 5.1 something plus. So, yan yung nagpo-protect. So, yun, dito. So, meron dito sa isa sa may likod ng USB na to.
Meron niyang isa yun. Nirimove din natin yun. Tapos dito, meron pa ditong SSD pero hindi na natin nirimove kasi hindi naman to sa USB. Kusa na to. So ito, meron ditong SSD. Nirimove din natin. Then dito, may SSD rin dun. Yung kanyang protection. Tapos itong isa, nandito yung yan yung SSD sa tagiliran. So nirimove natin yun. Yan. Remove na natin 'yon. Bali may natitira na lang tayo dito ng isang SSD. Ito naman kasi sa ano to? Sa hindi siya masyadong kita kasi medyo madilim. Pero sa makikita niya naman yung tinuturo ko yung site. Ito 'yon. LAN site. So may SSD 'yan. Itong ano na to, sa likod niya. May SSD protection 'yan diyan. Sa LAN siya naka-base. Yung kanyang SSD protection. Yan, check ko. Wala tayong schematic, wala din tayong board view. Kasi based dun sa mga binigay sa atin na board view niya at schematic is 2.0 lang. Pero ang version kasi natin is 4.2. So, magkakaiba yung location niya eh. Hindi siya fit. So, ayan, testing na natin siya. Ayan, power natin. Siyempre sa ano yan, pagka-start, kailangan hindi siya magpo-protect. Ayan, power on. Check natin sa monitor. Kailangan lumabas yung ano dyan, logo. Ayan, masok na siya. Ayan. So wala na kanyang, wala na yung lumalabas sa kanya na protection. Ayan. Try natin restart ulit. Control at delete lang. Patagalin natin ang kaunti para makita kung nagpo-protect pa rin yung kanyang USB protection. Let's try ko sa ibang port. Ang ating USB, gumagana yung ating ano yung mga USB. Yan. So control at delete natin sa keyboard. Ayan, pre-restart, makasin nyo. Tapos delete kit natin ang delete. Papasok yan sa BIOS settings. Ayan, makikita natin na gumagana pa rin yung USB keyboard. Ayan, pumasok siya sa BIOS settings. So, lipat ulit natin ang port. So, lipat-lipat lang natin yung port nito. Ayan. Yan, kita naman yung display. So, lipat natin. Dito naman sa kabila. Kung makita natin kung nagpo-protect pa din. And control at delete. Pansin nyo naman yan dyan. Yan. Wala na yung lumalabas na overcurrent protection. Yan. So, wala na siya. Lahat magpo-protect na yan eh. Lipat natin naman sa 3.0. Sa rear panel pa din tayo, sa likod. Control at delete. Kasi naibabad na natin, ibig sabihin, dapat lalabas na yung kanyang overcurrent protection. Ayan. So, wala na. Lipat ulit. Sa may LAN, ilalim ng LAN. Yan. Check natin kung meron pa rin. Hindi na siya namamatay. Matagal na tayo. Yan ay 15 seconds lang, namamatay na siya. Yung overcurrent protection. Ang tatilip natin. Ayan. So, okay pa din yung ating mga keyboard kasi control at delete, pumapasok pa rin siya. Ibig sabihin, yung lahat ng port natin, working, magana pa rin siya. Ayan, dito. May zero. Pag ganun mga ganito kasi, na overcurrent protection, halos pinapalitan na rin siya ng board. Kasi yung supply nito, pag tinester natin, ito yung nandito. Ano siya eh? 5.1 pa rin yung output galing dito. Pag tinester natin siya.
So ang problem nito is PCH pa ganun. Kasi yung PCH natin, siya yung nagko-control ng ano. Parang pinaka-control hub siya ng buong ano. Pinaka buong motherboard. Tinesser natin kasi yung output dito. Ang supply kasi niyan dito, tumataas din kasi siya eh. Yan naman eh, hindi siya fixed na 5.0 eh. Minsan ang reading talaga pag tinester natin 5.1 yun, hindi naman siya exact lagi na 5.0 kahit yung 3.3 volts eh. Minsan 3.1 ganyan, pero yung basta namimit pa rin naman niya yung supply, yung tamang supply para siya gumana. Ayun, so okay na siya, gana na. Testingan ko na lang siya ng OS. Nagyan ko siya ng OS. So, post ko muna ito at ating disassemble. Ito mga ito. Tapos lagyan natin ng OS. Ayan, still working siya. Support, nireformat ko siya. Ayan. Pansin nyo siya. Magana yung mga USB. Hindi siya nagsha-shutdown. Yung matagal lang ang ating mga reformatting, pero ipopost na lang natin yung video tapos pakita na lang natin pag natapos. Yan. Hindi naman kasama yung ating reformatting dito. Pakita lang natin na working at gumagana. Nasira pala itong ating ginagamit na hard disk. So wala akong pan-testing na hard disk. Eh. Sira. Pang laptop. Masira kasi. So palitan ko ng hard disk lang. Let's wait for a while. Ayan, nireformat ko na siya. Nagtan ko ng hard disk. Ito, hard disk. Laptop ulit. So, wait ko lang siya kasi matapos. Then, i-test natin. Actually, working naman. Ayan, magana USB. Working na siya. It's a good na ang ating nire-repair. Testingin na lang. Teka na lang matapos yung reformat. Yan! Region na tayo. Region. So, United States. Hindi naman. Babaguhin pa rin naman din sa ano. So, English keyboard. Skip. So, okay naman yung USB keyboard natin. Saksakan ko na lang mamaya ng maraming ano, para makita natin yung error. So, finish ko na to. Ayan, finishing na. So, lapit natin mag-pull ang aking memory. Wait lang natin. Ayan, tapos na. Tapos na ang ating ano. So, plug na natin itong mga USB. Saksakan na natin lahat ng port. Ayan. Tapos, restart natin para makita natin kung nagpo-protect at kung bumabasa ang mga ito. Okay. Plug natin. So, plug natin. Ayan. Ito na. Let's check if nare-read siya. Open ito na. Okay natin. Ayan. Working siya. Kita. Ayan. Ayan. Protected yung OS. So, tayo natin. Tapos buhayin natin para makita natin kung nagpo-protect. Shut down. And just wait. Shut down. Yeah, so, yun lang, shut down. Kailangan natin siyang mamatay. Ayan, namatay na. Power on natin ulit. Power on. Dapat hindi nalabas, lumabas yung overcurrent protection. Yan, dapat papasok na yan. Yan, nakakasalipak lahat sa akin yan. Yan o, salipak lahat.
dari kerja. Yan, nag-boot. Okay siya. Okay, nag-boot. Working. MS ha. So hanggang dito na ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. I hope you enjoy the video. And don't forget to subscribe. And click notification bell. Para sa iba pa nating i-upload ng mga video. So ang ating repair ay MSI. MSI 970 Gaming Motherboard. Ayan. Purang 4 slot ang RAM. Tapos 2 slot ang ng kanyang video card. Tapos dalang PCI. So, mayroon na siyang heatsink. So, maganda siya. Gaming board talaga. So, hanggang sa mali. Maraming salamat sa inyong panonood. Din salamat din sa may-ari nito. Ship pa natin. Papunta ng Seoul. Kamsu yata yun. Kamsu. Ang address dun sana eh. Hindi ko nakita. So, salamat. Bye-bye.